Mami, bagong balita, may bagong server daw si Boss Dep. Saran Pinas server niya. Ay ganon, sige, pasukin nga natin. Teka Dogs, naaalala mo pa ba yung password mo last year? Yes. Tandang-tanda ko pa po, Mami. So ayan, ba't nyo pinakita? Washout po. So ayan, Mami, after 1 year muli na naman tayong maglalaro ng Ran Pinas. Grabe, mahigit isang taon na itong server, pucha. Busy pa din. Ay teka, Mami, ba't ganon? Paano naging wrong password yan? So ayun na nga, at doon palang naintindihan ng mag-ina na kailangan nilang mag-register ng bagong account sa bagong server. So yung account para sa Stripe server, at sa Havok server ay magkahiwalay. So ting isang account kada server. So ayan, may bagong account na tayo para dito sa Havok. So ayan na nga, at apat na classes pa din po yan. Year 2006 na gameplay. At ayan. So ayan. At ayan. Parang kaunti lang dito sa Phoenix. So bumisita muna tayo sa market at ibang school, tignan natin saan mas madaming tao. Buksan muna natin ang ayuda. Level 126 na cap reward. May libreng megaphone pag level 30 na. At syempre ang times 2 XP na rosa na 1 day. So tandaan, this is midnight gameplay. At bagong Havok server pa lang po ito. At kahit sa ganitong oras ay madami pa ding tao. At muli na namang bumabalik sa alaala ni Dogs ang kanyang pagiging tuta. Mga panahong naglalaro pa lang siya ng Ran Online PH. Panahon na sobrang hirap ka na sa pagpapalevel, nasa loob ka pa lang ng campus. Yung panahong Arrow Assault lang hindi mo pa mabili. So dahil dyan namali mo si Dogs ng konting barya. Nakipag-trade siya at baka bigyan. Naku po. Ayun lang. Paano na yan, Dogs, level 20 pa? At dahil doon ay lalo pang tumindi ang pagsubok na pinagdadaanan ng mag-ina. So habang nagpapalevel si Dogs ay may dumaang babae this oras ng hating gabi. So sinundan niya ito kung saan papunta at tapos ayun na nga. At dahil doon ay agad naman siyang ni-welcome ng mga ito. Masayang nakapagpalevel si Dogs. Mami, ang saya nito, ang bagal ng XP at kahit hating gabi may nagpapalevel pa din dito sa sports field. Parang bumabalik lang sa nakaraan, Dogs. Oh my God, bro. Oh, at sa huli ay nawalan din ng kaparty ang mag-ina, at dahil doon may naisip ang nanay. Kahit medyo hirap sa buhay ay sinubukang mag-donate ng ina para sa kanyang anak para mapasaya ito. Pumunta siya sa website ng Ran Pinas. Tapos pumunta sa Discord para alamin kung paano at saan mag-donate. Inalam niya ang active GCash number para sa server ng Havok. Talagang nakakaantig ng puso na makita ang mga ganitong klase ng magulang na handang magsakripisyo ng kanilang makakain para lang mapasaya ang kanilang mga anak. Nakaka-inspired ang mga ganitong gawain. Yung 500 pesos nilang pangkain ng isang linggo ay binawasan niya ng 100 para lang mapaligaya ang kanyang anak. Isang kahanga-hangang sakripisyo talaga. Agad-agad tinignan ng ina ang kanyang sakripisyo para sa kanyang anak. Ayun lang ay kailangan ay nasa 1F ka ng school mo, para ma-open mo yung e-point shop nila. Ayan. At nung nasa loob na siya, ay agad-agad na hinanap nito ang isa sa pinakakailangan at in-demand na item dito sa item mall, na makakapagpabilis ng XP nito. Ayan. At sakto 100 pesos yung 1 day nilang ultima. Saktong-sakto na halaga para sa isinakripisyo ng ina para sa kanyang anak. Wow, kahanga-hanga. Tuwing bibili ka sa item mall ay madi-disconnect ka. So reconnect na lang ulit. Ayan, so ang bilis lang, mga lodi. So dahil dyan ay mapapaligaya na ng ina ang kanyang anak at muli itong gaganahang magpa-level. At ayan, fresh na fresh ang ultima ni Dogs. Ngunit subalit, may nakita siyang gusto bumili ng ultima, 150k, versus sa 30 gold niya. Dala ng kagipitan ay binente niya agad ito, hindi pa nga niya nagagamit. At ayon, hindi nga pa pala pwede mag-trade habang hindi level 20. Ako ay nagulat, nakakapagtaka at willing niya akong tulungan mag-level 20 kahit na MP school siya. At dahil doon ako ay lubos na humahanga sa kanyang pagkatao. Tinulungan niya ako sa mga quest ko sa loob ng campus.
Isa-isa ay detalyadong natapos ko yung mga quest sa tulong niya. Kada level up ko ay nandyan siya para bumati. Pag may quest ako na hindi matapos ay nandyan lang siya para samahan at alalayan ako. Hindi makapaniwala si Dog sa nangyayari. For the first time sa paglalaro niya ng RAN Online ay ngayon lang nangyari na ibang school ang tumutulong sa kanya na magpa-level. Lalo na at classic server pa ito. Tapos ayan, may dumating kasama niya siguro. So tingin ko doon niya pinasa yung ultimang binili niya sa akin. So kahit level 20 na si Dogs ay tumulong pa din siya hanggang sa huli. Malupit talaga itong si Miguel. So nagsakripisyo na naman ulit ang nanay ni Dogs para sa bagong rosa nito. Ay shit, laking gulat ko dito at binibenta pala ng mahigit 500k to 1 million gold ang isang ultima, depende kung ilang oras pa. Samantalang binente ko lang yung akin ng 150k na gold eh mga nasa 22 hours pa yun. Oh, tangina yaya po, tangina mo. Lugi pala ako doon. Anak kita mo. Pumunta ako ng taas at dito may naka-party na ako. At ang maganda may booster na. At sa wakas ito na naman at mararanasan ko na naman ulit ang mag-quest sa mga onslaught. So ayun na nga, at pwede na akong lumabas. No! Oh no! Shout out! Madaming salamat sa 50k Lodi. Napakalaking tulong na po nito, salamat po. Ayun at may nakitang ka-school si Dogs. So nakapagpa-level naman siya ng maayos kasama ang tao na ito. Nang umpisa peaceful pa ang mga pangyayari. May nakita siyang party ng SG. At ayun nang bigla na lang. What's up? So ayan at mga respetadong SG naman ang party na ito. At ayun. At may kainahinalang nila lang sa tabi. Mag-ingat kayo sa mga ganito. Delikado yung mga ganyan. So habang nagpapa-level si Dogs ay wala namang issue sa kanya. Nakatayo lang siya at nanonood. Bigla siyang napahalik sa lupa. At ayun at naka-XP time tayo. Bilis ng level up nito. Ah, ginang-ina mo! Matapos ang ilang walang sawang pagmamaltrato sa spot na iyon, ay nagsawa na din siya at umalis na. So ito ay naganap noong July 21 mga alas 6 na ng umaga. So bumalik si Dogs ng hapon. Ano ba? Ito yung masakit dito. Yung ka-school mo na nga tapos nagpapatax or sawsaw pa, ay nandito pala ito yung ng PK kanina. Ayan, so mabilis ding nakahanap si Dogs ng ka-party. So syempre hapon mga Lodi kaya talagang mas madaming mga players. Wala na namang naranasang karahasan si Dogs so bumisita na lang siya sa mga iba't ibang school at talagang madami talagang tao. Pero Phoenix sa tingin namin ang pinakakonti ang tao. So kung maglalaro kayo dito itong Phoenix ang pinakakonti pa lang. So ayan mga Lodi, madaming salamat sa panonood. I hope medyo nag-enjoy kayo. Salamat po.